So ayun guys, kung gusto niyong pumunta dito, ilalagay ko lang yung caption doon sa ilalagay ko lang yung address doon sa caption. So ayun. Dami dito magagandang view. Oh, tapos pag gusto niyo mag-rest, pwede naman diyan. Oh. Kaso lang yung mga kubo na yan, guys. Ano yan, parang pag nag-order ka yata ng 700, pwede ka umupo dyan. Kasi magandang view kasi yan sa gabi. Tapos may mga pailaw-pailaw pa si dito sa gabi. Kaso lang, medyo matagal pa yatang gumabi. Kaya ayun, parang uuwi na yata ako. Papakita ko lang sa inyo yung moon. So ayun, pwede kayong pa-picture-picture dyan. Yan sa moon. Tapos mag-unwind kayo. So ayun, pag ito yung pinaka-paborito kong location guys sa pag ano, pag nag-unwind ako. Kasi nga, kita mo na yung dagat. Bukod pa sa kita mo na yung dagat, may makakita ka pang puwit sa daan. So ayan, tapos yan, meron dyang ano, meron dyang speedboat yata to. Speedboat o helicopter. Basta speedboat yan, naglanding sa lupa. So ayun, kung gusto mo naman pumunta sa Encantadia, meron ditong pinto pamutang Encantadia. Yan, bubuksan mo lang yung portal na yan. Pupunta ka ng Encantadia. So ayun mga so ayun guys, maganda dito. Ito yung pinaka best location na gusto ko. Sobrang init nga lang. Buti na lang at nakapaglagay ako ng sunblock kanina bago ako umalis. So ayun na nga, pinakita ko lang sa inyo yung buong view. Sobrang ganda naman talaga dito. Nakaka-relax siya. Oo. Lahat ng makikita mo maganda. Tapos parang bago sa paningin. So yun na nga, kung sinong gustong pumunta dito, ilalagay ko lang yung address doon sa caption. So advice ko lang, mas mahal talaga guys pag taxi, pero mas advantage pag meron kang sasakyan. Pag meron kang sasakyan, mas madali mo lang siya mapupuntahan. Pag sa taxi kasi magsisingil yata siya ng ano, which is 200 yata per head. So kung lima kayo, 5 times 200, di nasa 1K din yun pag sinisingil kayo ng taxi. So ayun, meron din dyang ano ba yan, helicopter o jet ski. Basta ano yan, helicopter, jet ski, oo, jet ski. Pwede kayo sumakay dyan at tapos pwede kayo magpa-picture, whatever you wanted to do. So ayun, whatever you wanted to do. So ayun guys, which is matagal ko na dito sa Taiwan, na-miss ko ng maligo sa dagat. So bawal naman kasi dyang maligo sa dagat, kaya ngayon tanaw-tanaw lang muna. Yan yung view dito guys. Yan yung view. Yan yung makikita mo dito sa ocean. Sa ocean park. Tapos, which is itong area na to, sa ocean park, bago lang to siya. Bago lang siya na-discover. Kaya yung parang place, medyo, yung place niya, medyo inaayos pa lang. Itong bilog na to. Parang meron yata tong ilaw na ilalagay dyan. Mailalagay yata ang ilaw dyan. Para pag ano, para din siyang portal, lago sa tapotang Encantadia. So, ayun. Pwede ka rin mag-swing-swing dyan. Kung gusto mo, kung trip mo mag-swing, pwede ka rin mag-swing dyan. Pag trip mo lang naman. Which is, pagpapasok ka dito, pag may dala kang sasakyan, meron siyang entrance na 50 NT dollars. So ayun, 50 NT dollars. Sa Pinas yata, which is ano yun, nasa mga 80 pesos. So ano, yun. Tapos dito naman, pwede ka naman dyan umupo dyan sa ano, sa mga bench na yan. Pwede ka dyan umupo. Tapos tanaw mo yung dagat, para siyang overlooking, overview.
So ayun, allowed nga pala magdala dito ng pets like aso, pusa, o di kaya yung kasama mo ng mukhang aso. Joke lang. So ayun, pwede dyan umupo guys, pwede ito umupo sa bench, tapos tanaw-tanaw mo yung dagat. Pero best time na talagang magdala dito kasi mainit, nakatakit na nga yung mukha ko. Kasi medyo yung araw kasi palubog na, tapos medyo mainit pa, nagre-reflect pa rin yung araw. So ayun, best time na pumunta dito siguro mga pahapon na, siguro mga alas 6, alas 7, alas 8. May mga ilaw kasi yung bawat paligid nito, may mga ilaw, may mga basta marami kang makikita, tapos marami din itong mga turista yan, tulad nyan o, dami nyan, sari-sari din. Pero bihira lang mga Pinoy na pumunta dito kasi which is ano nga, yung iba may pasok, yung iba naman ay bas pinipili na lang matulog. Oo, kasi nga wala nga naman talaga silang tulad ko ganon. Pero hindi naman sa pag-ano, kumbaga, thankful din ako na nakabili ako ng ganong ganong body, ganong nakabili ako ng motor. So ayun, kumbaga, gift ko yan sa sarili ko. So ayun, which is hindi naman, hindi ko naman yan pinagsisihan. So ayun, pwede kayo magpicture-picture dyan. So ayun, marami kayong maanuhan dito, marami kayong bago sa paningin nyo. Oo. Sa magbabalak sa Pinas dyan, ko sa mga nagbabalak magbakasyon, ilistan nyo na yung mga tourist spot na pupuntahan nyo. Ilagay na to sa isang yung spot na inyong ano, inyong gagalaan. Ocean Park. So ayun, Ocean Park. Tapos yun na nga, hindi ko na maihintay yung gabi kasi pumunta naman ako dito kasi ibablog ko nga siya, kasi ang tagal ko na siyang balak i-ano, tagal ko na siyang balak videohan kasi nga sa sobrang ganda ng view. Isa siya sa number one na tourist spot ko na gusto ko talaga kasi nga nakapag-unwind ako, tapos pag na-homesick ako dito lang ako napunta. Tapos ang daming makikitang tao, tapos napaka, minsan napakabait din, tapos wala naman silang pakialam sa iyo, kaya wala ka rin pake. So ayun, yan, dami nga nilang, ang dami nga kotse kasi nga mas advantage nga yung may sasakyan. So pwede kayo magpa-picture-picture dyan kahit saan. Tapos doon nga pala ko tumambay kanina sa my tent kasi bawal akong tumambay dito malapit sa dagat kasi dapat naka 700 ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, dapat naka 700 ka, pwede ka umupo doon. Kaya doon lang ko umupo sa pinakadulo nung ano, nung isahan lang. Tapos nag-order na rin ako ng drinks ko, 100 NT lang yung dollars. So ayun, $100, nakaupo din naman ako, nakapagtambay-tambay ako. Yun na nga, sinasabi ko nga kanina, yung video ko ay isang location lang. Kasi nag-stay ako sa isang location para gumawa ko ng video. So ayun, yan naman nakikita nyo mga tent. Pwede kayo magpahinga dyan. O, pwede kayo. Hindi ko lang matutok yung video kasi nga, medyo parang ano na rin guys, parang respect na rin sa kanila. O, respect na rin sa kanilang mga nagpapahinga na. Hindi sila makikita sa video. Pero, pag ano, iiwas mo na lang yung video pag pupunta ka dito. So, ayun, pauwi na nga ako. At yung motor ko ay nandun naman sa dulo. Nandun yung motor ko, o. Yun, doon ako sa dulo kanya nakaupo. Tapos, pag nagutom kayo, meron diyang kainan. May kainan diyan. Yan, meron diyang kainan. Para siyang mini restaurant. Tapos, pwede tumambay sa loob. Kasi nga, malamig naman sa loob. Oo, malamig sa loob. Tapos, meron din silang CR. Malawak yung parking lot nila. Yan, malawak yung parking lot. Pasensya na kayo sa video kung magalaw kasi nga self ano lang po to guys, self kuha lang po. Pagpasensyahan niyo na kung medyo hindi siya naka-focus, pero sisikapin kong makuha na ng view yung lahat. Yan, diyan po kayo pwede mag-order ng pagkain. Diyan kayo mag-order ng pagkain. So ayun,
yun, may mga sinasabi ko nga kanina, allowed dito yung pets. Oh, allowed dito yung aso. Ang cute ng aso, oh. Ang cute. Tama mo, ang cute. Diba, ang cute ng aso, parang ako. Charot. So, yun, may heart dyan, may heart shape. Pwede kang kapicture dyan sa heart shape. Yan, ito na nga sinasabi ko kanina, yung kubo na malapit sa dagat. Mahal yan, nasa kailangan makapag-order ka ng 700. Eh, pwede ka umupo dyan. Eh, ako lang naman nag-isa, kaya yun. Hindi na ako nag-order, hindi na ako na umupo dyan. So, yun, ito na nga yung pinakalas. Dyan na nga ako umupo kanina. Tapos, ayun, wala naman akong gagawin dito at tapos na akong gumawa ng video. Parang nireview ko lang siya kasi ito talaga yung parang kumbaga meron lang akong alaala dito na gusto ko talaga siyang kuhanan ng video kasi nga isa to sa pinaka listahan ko na na-unlock ko na. Oo. Kahit ako lang mag-isang pumunta which is worth it naman yung pagpunta ko dito kasi nga dream come true ko nang nakuhanan ko siya ng video tapos nakapag-review pa ako, di ba? So yun. Meron din sila ditong CR. Yan. Meron din sila ditong basta ito guys ay Ocean Park. Tawag nila Ocean Park kasi tabing dagat. May mga CR din diyan pag gusto niyo mag-CR. Tapos pag gusto mo mag cotton candy back to child. Meron diyan 10 ano lang yan, parang 10 NT. So ayun 10 NT. Meron ditong CR. So ayun, bye-bye. Thank you for watching.